Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Zam. Hola, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at kumakain ka ng tender juicy hotdog. Dahil sa tender juicy hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat po kayo ay okay at syempre safe ngayong araw na ito. So ito ang chika, kanina may event kami dun sa school. Tapos may bisita kami. Yung bisita namin na isang lalaki, lumapit siya sa akin, nakipag-chika siya. Tapos nabanggit ko nga, it's about pageant. Grabe, ang gwapo-gwapo niya. Tapos ang tangkad-tangkad niya. Alam mo yung tipong pang Ginoong Pilipinas talaga or pang Mr. Thailand na. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, dati gusto ko sumali sa pageant. Kaya lang, wala daw nagpupusa sa kanya at hindi daw niya alam kung ano daw ang gagawin. Ay! Sabi ko, sayang. Sana, nakilala mo ako noon pa at ako ang nagtulak sa'yo, di ba? So, sabi ko naman, hindi pa naman huli ang lahat. Kung gusto mo, sumali ka ngayon. Tapos sabi niya, pwede pa daw ba ang age niya? Sabi ko, oo naman. Tapos tinanong ko kung anong edad niya. Sabi niya, 28. Di sabi ko, pwede pa naman yan. So, maghanap tayo ng pageant kung saan ka pwede. Pero in fairness talaga dito sa boylet na to, grabe, ang gwapo. Piling ko, kakabugto. Saka, ay nako, parang piling ko nakila Harrison Plaza. Kasi, in fairness naman, naka-fit siya. Pero, bakat na bakat talaga ang kanyang tender juicy hotdog na nakakaloka. So, parang piling ko, ay nako, winner to. Charot! So, yun. So, sabi ko na lang sa kanya, kapag may alam ako, sige, sumali ka lang. Tapos, ako ang bahala. Charot! So, yun, Diyos ko, magiging mamasan pa tayo ng bonggang-bongga. By the way, so, natuwa lang ako kasi grabe talaga ang gwapo niya. Promise. Yung alam mo yun, hindi siya maputi, hindi rin siya maitim. Oriental ang beauty niya. Oh! So, saan ka pa? So, Diyos ko, lalo na siguro kapag nagubod na to ng ng pants niya, ay nako, winner yung mga legs niya kasi ang haba-haba talaga. Promise. So, yan! Kaya naman sabi ko, sige lang, hintayin natin kung saan ang may pageant. Pili ko pwede ito sa Mr. Supranational. Kaya lang huli na, kasi yung Supranational, nag-audition na sila kanina. Oh, so yon. Kaya hintay pa tayo sa ibang pageant. Anyway, so yun, naloka lang ang beauty ng Lola Sam ninyo. Kaya, alam niyo naman ako, mahilig tayo sa mga magagandang lalaki. Charot, kala mo naman hindi naman, wala naman something. Kumbaga parang ganun lang, panlibangan, di ba? So ito nga, Diyos ko, maraming chika na talaga naman ako, nakakaloka na, nagtataas ang kilay ninyo, promise. Kaya guys, hindi ko napatatagalin, ito ang bagong latest, di ba? Ito nga, si Kun Ann, si Madam Ann natin, gusto niya magtayo ng hotel. Miss Universe Hotel. Oh, anong thought mo dyan, Mama Sam? Ay, nako, ang thought ko dyan, nakakaloka naman. Lahat na lang pwede mong gamitin yung pangalan ng Miss Universe sa mga negosyo mo. Siguro, magkagawa ka na rin ng makeup, ang tatak, Miss Universe Cosmetic. Oh, di ba? Tapos hindi rin ako magtataka kung ayan nga, di ba, may bag na kayo. Tapos kung magkakaroon kayo ng mga dress, mga damit, Miss Universe outfit. And then, meron nga kayo Miss Universe Mineral Water. Oh, di ba? And then, ngayon naman, Miss Universe Hotel. Parang ang akin lang, masyado nyo naman pinagsamantalahan yung pangalan na Miss Universe na ginamit nyo na siya ng bonggang-bongga. Yung alam mo yon, parang yung mga taong nag-effort dito sa haba-haba ng panahon, sa 71 years, pero ito lang si Kun Ann lang ang makikinabang ng todo-todo. Diba? Kung na parang feeling niya na sa kanya talaga, siya talaga yung nag-invest from the beginning sa Miss Universe. Alam mo, hindi ako pabor sa ganito. Kasi parang feeling ko na namantala lang siya ng opportunity na mapunta sa kanya yung Miss Universe at ayun nga, gagamitin niya talaga yung pangalan na Universe. O, diba?
So, yun, nakakaloka, Miss Universe Hotel, ambisyosa. Charot. Ano ka, si Paris Hilton? Charot. So, eto na, sumunod na chika. Nakakaloka, talagang pukpukan na ang mga labanan dito sa Miss Eco International. Kasi ang pambato natin na si Ashley Sabiano Montenegro ay lumipad na patungo sa kanyang compete para sa Miss Eco. Pero ang tanong ng mga nakakarami, bakit parang walang ingay? Edi mag-ingay tayo, sumigaw tayo. So yon. So ako, dahil siguro kulang talaga ang publicity ng Miss World Philippines, alam nyo yon, yung organization natin dyan, parang hindi talaga sila nag-iingay ng bonggang-bongga. Yung alam mo yung kulang sila sa publish doon sa girl. Kulang sila sa promote. Na hindi ko nga alam kung pinag-train niya to ng bonggang-bongga. Kasi diba dapat yung organization mismo ang mag-handle na lahat ng pangangailangan ng girls ultong mundo sa mga gagamitin niya national costume, yung mga evening gown. Dapat siya to. Dahil kung hindi, anong mangyayari? Diba? So yan, tulad niyan. Tignan mo ko ano ang nangyari. Diba? Parang walang ingay. Tapos hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanya doon sa laban niya sa Miss Eco International. Kung prepared ba talaga to. So parang yun lang yung ayoko dito sa Miss World Philippines. Kasi parang hindi nga nila hinahanda, piniprepare ng bonggang-bongga yung kandidata na ilalaban nila sa international pageant. But syempre, good luck pa rin dito kay Ashley Sabiano na nalalaban nga ngayon ng Miss Eco International. O, di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano namang masasabi mo kay Kathleen Payton? Pwede ba siya lumaban ng Miss Universe after ng Miss Eco International yung reigning daw niya? Ako, para sa akin, yes. Nakita naman ninyo, nakabog talaga yung beauty niya. Alam mo, sa totoo lang, ang ganda ng ginawa niya dito sa Miss Eco, talagang consistent siya sa kanyang ginagawa at nagtatrabaho talaga siya ng maayos, no? Ayun lang talaga yung maganda dito kay Kathleen. Pinakita niya na isa siyang tunay na reyna. Bukod doon, syempre, nakita din natin yung glow niya habang reigning siya na Miss Eco. Talagang gumando siya ng bonggong-bongga. In fairness, ang ganda-ganda niya talaga. Talaga nang siya shine like a diamond star, yung beauty niya. Sobrang gustong-gusto ko siya. Actually, gusto ko siyang sumali sa Miss Universe Philippines. One more, di ba? Kasi parang, alam mo yun, yung beauty niya pang Miss Universe. Mistisa, maganda, matalino, at higit sa lahat, sexy at may advocacy. So why not, di ba? So ako si Roberto Tamundo nga, nagpaplanong sumali sa Miss Universe Philippines. Ano pa kaya to si Kathleen Payton na talagang nakikita natin, nakabog talaga yung beauty na meron siya. Di ba? Kaya ako, abangers tayo dito kay Kathleen Payton. Para sa akin, pwede talaga siya dito sa Miss Universe. Anong say niyo dyan? Di ba? At ito pa ang sumunod na chika. Bakbaka ng mga Miss Universe Philippines. Grabe. So, kanya-kanya na sila labasa ng mga eksena sa social media. At ayan nga, nagpasabog na si Pauline Amelex yesterday sa kanyang pa-swimsuit. Di ba, pinakita niya na yung effort niya talaga na alam mo yung magpapayat. At nakita naman natin ang bongga-bongga ng katawan niya. Sobrang sexy. And then, I think, kakabog talaga siya ngayong taon na to. At hindi lang yon. Si Chris na din. Gusto ko rin yung katawan niya. Yung si Miss Baguio. Para sa akin, talaga nakikita ko yung beauty niya. Ay, naku, Pilipinang Pilipina yung dating. Pero si Angeline Manto, hindi rin nagpatalo. Talagang swimsuit kung swimsuit din. Pero sa kanilang lahat, at sa kanilang tatlo, ako, para sa akin, syempre nakita natin si Pauline Amelex. Actually, si Pauline Amelex, noong last year naman, ay pumalo na siya sa Miss Universe Philippines. Siguro ina-aim niya ngayon yung best in swimsuit. O, di ba? Kasi gusto niya nga ipakita talaga, ay alam niyo na kung sino ang magbe-best in swimsuit, yun ang mananalo. Kaya dapat, ay nako, lumaban ng todo-todo to si Michelle D. Kailangan magpa-sexy ka rin ng bonggang-bongga. Ano pa, Diyos ko. So, hintayin natin yan kung ano ang mga mangyayari. Pero kasi, ngayon pala nakita mo na prepared talaga itong si Pauline Amelex sa kanyang laban sa Miss Universe. So, I'm so excited. Pauline Amelex, maganda rin yung katawan niya ngayon. In fairness. O, di ba? At ito na, Beatrice Luigi Gomez, nagsalita na.
regarding dito sa mga laban sa Miss Universe Philippines and then of course sa magiging laban natin uli sa Miss Universe. Ang sabi niya, you're not just going there to experience the pageant and then but to bring all your experience, ang gusto ko yan, and then show to everyone what you can offer. Oh, di ba? Ang taray-taray ni Beatrice Luigi Gomez. Tama naman yung sinabi niya. Kasi nga daw, yung iba nga daw na kandidata na sumasali ngayon dito sa Miss Universe Philippines, ang gusto lang daw nila ay ma-experience yung pageant. Pero tulad nga ng sinabi ni Beatrice, hindi lang naman to na dapat ina-experience mo lang, kundi dalhin mo yung experience mo doon at ipakita mo sa kanila kung ano ba ang kaya mong i-offer. So, ang lolo mo talaga, kaya hindi ako nagtataka kung bakit ito nakapasok talaga sa Miss Universe at nakarating ng top 5. Paano naman kasi talaga, dinala niya yung experience niya sa buong buhay niya na lumalaban siya sa pageant. So, nagpunta siya doon sa Miss Universe at nakita naman natin, talagang dalang-dalang niya yung experience niya at yung caliber na meron siya na natutunan niya noong lumalaban siya sa mga iba't ibang klase ng pageant sa Pilipinas. O, diba? Kaya ako, masasabi ko, Luigi, tama talaga yung kanyang pahayag dito sa social media na dapat talaga sa mga kandidata ngayon, wag lang puro ang get to the experience, kundi magdala kayo ng experience ninyo. Oh, kaya panalo ang lola ninyo sa Miss Universe. Oh, di ba? Tama yon, tama. Agree ako doon sa sinabi ni Beatrice Luigi Gomez. Oh, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga chika natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang thought mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling lang para lagi kang masaya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow! Thank you guys!